Ang rumor sa point guard ng Atlanta Hawks na si Trae Young, mga idol, na siya ay ititrade sa Miami Heat ay muli na naman ngang nabuhay. Ayon kay Johan Kubasek ng Sporting News, ang dapat daw na ipalit ng Heat para kay Young ay sina Tyler Hero, Duncan Robinson, Kel Erwer at dalawang first round picks. Malaking sugal nga ang gagawin dito ng Heat, mga idol, kapag isinagawa nila ang nasabing trade na ito. At kapag itinuloy nila ang trade na ito, ibig lang sabihin na gusto na talaga nilang manalo ngayon. Hindi na rin naman na bumabata pa si Pat Riley, mga idol. Siya ay 79 years old na. Sabi pa ni Kubasek, magkakaroon daw ng malaking laban ang Heat sa Eastern Conference ngayong season kapag may isama raw siyang kina Jimmy Butler at Bam Adebayo. Ayon pa kay Kubasek, mga idol, kung ang deal daw ay magagawa bago ang trade deadline, mapapasama raw ang Heat sa New York Knicks, Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers na mga legit na teams na may laban sa team ng Boston Celtics. At ang Hawks naman daw ay papasok sa mahabang pag-rebuild ng kanilang team sa paligid ni Sacheri Risacher. Dagdag pa ni Kubasek, panahon na raw upang isipin ni Riley ang patungkol sa paghahanda para sa posibleng pag-alis sa kanila ni Butler sa susunod na taon. Kakailanganin ng Heat ng third option, mga idol, na ayon nga kay Kubasek, kapag pumirma na raw si Butler sa ibang team, magkakaroon daw ang Heat ng $47.8 million na magagamit nila upang sila ay makakuha ng isang solid na third option sa free agency na makakasama ni na Adebayo at Young, kagaya na lang ni na Brandon Ingram na magiging unrestricted free agent, mga idol, si Jonathan Kuminga na magiging restricted free agent, at sina LeBron James, Julius Randle at Kyrie Irving na pawang may mga player options. Para sa iba pang balitang NBA, isa nga si Austin Reeves sa pinakasikat na player sa roster ng Los Angeles Lakers, mga idol. Magbuhat ng ito ay pumasok sa NBA bilang undrafted na rookie noong 2021. Mabilis niyang nailagay ang kanyang sarili bilang mahalagang parte ng rotation ng Lakers at napaghuhusay niya ang kanyang paglalaro taon-taon. Gayunpaman, mga idol, kapag ang isang team ay magkaroon ng panibagong head coach, kailangan na naman ng mga players na patunayan ang kanilang mga sarili. Ang bawat coach kasi ay may sarili nilang mga idea at vision kung papaano na ang isang team ay dapat na maglaro. Ang kailangan lang gawin ng mga players, mga idol, ay mapatunayan nila na sila ay aangkop sa vision na iyon ng coach at maging impactful na member ng kanilang rotation. Sa naging panalo ng Lakers noong Sabado laban sa Phoenix Suns sa score na 123-116, na ipakita ni Reeves ang kanyang kahalagahan sa version ng pagkukos ni Redick sa Lakers. Sa game na iyon, mga idol, si Reeves ay nagtapos na may 26 points, 8 assists, 4 rebounds at 3 steals sa 66.7% shooting sa field at 71.4% shooting sa 3-point range. Nang magsalita itong si Redick sa media pagkatapos ng game na iyon, binigyang credit niya ang naging performance ni Reeves, na sinabi nito na si Reeves daw ay isang fantastic na basketball player. Ayon kay Redick, mga idol, si Reeves daw ay isang player na may tulak at bilis sa kanyang opensa sa half court at kailangan daw ng Lakers iyon. Hindi raw kapanipaniwala ang naging paglalaro ni Reeves sa second half. Alam daw ni Redick na isang magaling na player itong si Reeves, mga idol, bago niya tinanggap ang trabaho ng pagiging head coach ng Lakers. Patuloy daw na napaghuhusay ni Reeves ang kanyang paglalaro sa araw-araw. Hindi daw na-realize ni Redick na ganun pala kahusay itong si Reeves, mga idol. Alam daw niya na magaling na player si Reeves, pero hindi daw niya alam na mas mahusay pa pala ito kaysa sa nalalaman niya. Si Reeves nga raw ay isang fantastic na player, mga idol. Mukhang nag-improve na ang opensa ng Lakers, mga idol, na nagawa nga nila na maayos ang mga plays nila. Ang kulang na lang sa Lakers ay ang kanilang identity pagdating sa depensa, pero nakapagpakita naman sila kahit papaano kung papaano sila dumepensa sa game. Si Reeves naman noon, mga idol, sa ilalim ng pamamahala ni Darvin Ham ay nahirapan maglaro ng tuloy-tuloy na role sa kanilang rotation. Pero ngayon, na si Redick na ang kanilang coach, asahan na natin na magtutuloy-tuloy na ang role niya sa starting lineup ni Redick. Mas lalo ngang napagbubuti ni Reeves ang kanyang paglalaro, mga idol, sa ilalim ng pamamahala ng kanilang bagong head coach na si Redick, at hinahawakan niyang mahigpit ang pagkakataon na nasa kanyang mga kamay ngayon. Kasi simula pa lang ng season, subalit kapag napanatili ni Reeves ang kanyang magandang naiambag sa kanilang team sa kabuuan ng season, baka makita niya ang kanyang sarili sa pag-uusap sa most improved player. At kapag nangyari yon, mga idol, iyon ay isang malakas na senyales na ang player development plan ni Redick sa Lakers ay agad ngang nagkaroon ng impact sa kanilang team.